Guys, cheer up, Idol Billy! Siya, madikit. Kailangan makapoints ngayon ng ano guys, Smart Omega, promise. Pag di sila nakapoints ngayon, mahirapan sila. Talagang promise may agapan sila guys pagka ano? Oh, pwede. Kailangan nila guys, kailangan nilang ayusin talaga guys. Kailangan maging pulido dito guys ni ano? Ni Pakbit sa drop niya. Kailangan open funny pa din! Hindi kakayanin ng ano, Pobius yung funny guys. Masyado mabilis yung cable. Pakbit! Fuck! Napanihan na sila kanini. Kadya na lang sana talaga. Pero iba ang magiging taloy ng larong ito dahil open yung Ruby na nasabi natin kanina, pwedeng tagapunin. Wala na kabaon na play yung ano no, yung Smart Omega guys. Wala sila nakabaon na play. Kailangan na ata palaguin yung mga ano eh, sila outplay eh. And also yung dahil sa pag-download yung sa pani. Hashtag guys, let Zap no play! Kung si Zap nyan, siya na nagpani! At mapag-disable siya agad. Promise guys, kung Zap na yun siya na nagpani. Kung mag-zone ako tayo, may entrance dito yung funny na pwedeng ibigay. Kaso Omega din, sinisigurado din nila na walang pwedeng sumugod sa backline with the talong na Matilda na rin. Yung Yuzong still open, pero... Ucha Moscow ban! Mga effective kanina yung game mo na. ...na pwedeng hindi na maging decision ng RSG. Kasi nakuha nila yung explain nila, not a bet ah, na medyo mapunta na sila dun sa ginagawa ng Echo na nagdo-double fighter, di ba? Yung Delicates to guys, delicates dito ang ano. Sila, pero, I doubt it. Possibly, delicates talaga dito ang Smart Omega guys. Nagahabolan sila ng brain eh. Alam nila na strength talaga yon. Ilang beses ka lang awa ng purple bang hindi mo. Sabi niya ayaw ko na nun din. Hindi na pwede maulit yun. Kung isang beses lang okay lang eh. Okay. Pero dalawang beses. Magulat sila pag naglaila na RSG guys. Parang hindi ka nakakayang dalawang araw. Hindi yung problema doon. Tong goods na tong goods na kasi yung demon kahit walang purple. Walang purple and also Ling. Magulat ka na lang po dyan yan. Bilan yung Ling. So, sino ba naglalago? Si Ryzen. Ano kaya sinasabi ng mga tao dito sa comment, no? Let Kel BJ play pa din. Para napaprotektahan yung purple pop dito ng ano yun, yung AOE, or rather yung territory ng RSG up against Omega. Think tap-tap din sila. Meron din kasi ganun, attitude yung Omega na kapag nasimulan ka na ma-invade, yun yung gagawin nila pang-capitalize sa scenario. Hirap yan guys, Kimi. Buti hindi makapag-front dyan si Ryzen. Mahirapan si Ryzen dyan guys. Unahin mo ang attack speed dito, meron kang damage, plus pwede mo dito makounter ang attack speed, bibisitahin ka niya. Oo. Ano kaya sila dito? May cogs. Meron din ano ba to? Yung ipo-ipo? Talaga ng hampasan lang. Veil. Ipapalag siya doon. Iba na yung may veil. Si Cillian. Maingat guys. Pang front lap, pang counter kay Ryzen. During their late game, gagamitin nila ang isang si Cillian para sa mid lane. Pwede rin kasi talaga itong panghuli doon sa bandang likuran eh. Pwedeng umagat eh, ng isang Sicilion. Yes. Yung one of the things special about Sicilion is... Kinakabahan na si Pakbits guys, oh. Pwede i-gamitin din some early... Hindi ko alam guys, nangyayari sa ano ngayon? Smart Omega. Meron ng Gloom, meron ding Edis na pwede mag-onward, tapos pwede balik. Kumbaga meron siyang Unleashed Vector. What is happening? Pero ishape ang mangyayari. Omega, kailangan nilang ng isang hero na pwede mag-deal ng damage sa backline sa agad ng RSG. Bakit? Kasi ang daming nukes, ang daming artillery dito ng RSG. Again,
the maximum charge dito na Kimi and also yung bats dito yung first skill. 1-1? Tiyan na yan, yun, ang nilipis niyan! Nagagapan sila dito, guys, o. Eto, dito. Nagagapan sila dito. Di kasi kayang habulin ng ani. Neto, nete. Napobvious yung pani. Ang ilas din si Kelra. Doon sa pinakita kanina ni Eman. Kung kaya mo, kaya ko din. And now, lock in na. Match to, guys. Brent pati Smart Omega. Pag aagawan yung ano, 7th place. Ng Omega. Yung para makikita mo yung playstyle nila, hindi na magiging... Bayaan nyo guys, bigyan namin ng isang panalo. Dito with that last pick na 1-1. Could be, yung paano na sinasabi natin ito pwede mangyari. Pag nakalaban namin yung Smart, bigyan namin isang panalo. Ang kasi ng AOE ng Omega, and if ever they want to initiate team fight, and yung actually yung CC and pag-deny ng mga dash ito ng isang focus, could be beneficial sa makikita natin si Juan para sumasayaw lang siya sa dance group dito. Oh, no. Ang lala ng trash talkan ngayon di sa Facebook. Hirap niyan guys. Hirap i-execute niyan. So, isang malaking talaga, dance floor. Pwede silang mag-cha-cha. Cha-cha. Pwede. Pwede. Ang dami lang pwede sayawin. Pwede silang mag-baile. Pwede silang sumayaw guys. But we're seeing Omega and RSG with exchange of drafts, pinapakita nila na dito, malawak talaga ang hero pool ng Omega na they are not limited to using or expanding ng hero na pwede gumana sa game na to. This is their chance, Omega. Kailangan nilang kunin ang panalo. Patunayan, para nga silang makina. Higap na ito, guys. Grabe sa Omega pa si Smart Omega. Here we go, welcome. Yan na. Kailangan nilang magulo yung pani, ASAP. Ang RSG at Omega, same jungler at ayaw. Dahil nag, ano sila eh. Kaja. Kaja, guys. Kaso wala silang burst eh. Kiss nyo yun. So hindi na sila pwede magkaja kaya sila napilitan mag-move. Which is okay naman pang-hunter din sa bunny. Pero may hirap yan. Pag kumunik kasi yung cable, may hirapan eh. Early game, pwede dito mag-rotate si Chaco along with Ryzen. Kaso dito, binibigyan din nila ng space si Fanny or si Timon kay para makapag-farm din ng maayos. Pero ang ginagawa lang... Kung siya pre-farm si Aqua, guys. Yan na. Pam-pam, patay! Uchan yan! Pero ganon katapang ang ba't nangyayari kagad si ano? Ryzen! Ala ka papasukin kanyang tol! Pero nakita mo eh, na talagang... Wala ka kaya tricky tol! Kung merong bula na... Papasukin ka na niyan sa jungle na bait na kaya tricky mo! Nawala na yung bula mo! Yan no! Day 6, lumalabas na lang! Ah! Woo! Yung response time ng RSG ah. Sinasabi pa lang natin kanina yung RSG. Nagbibigay vision dito si Light. Sabi niyo, uy! Oh my god! Tapos ang ML guys! Doon na nagkaalaman! Ay! Gago! Gusto kayo ng 1-1! Yan na! Si Light na matay? Tiyaw! Para sa akin, RSG panahal din guys. Patay si Ryzen. Patay si Ryzen. I mean, tabla kasi di naman nakakuha ng red buff kagad si Demon Kite. So, parang okay lang din doon. Kahit na matay si Ryzen. Kaso wala siyang blue. Alam natin na this emblem may pangdagdag slow. Pero may higapan dito si Ryzen guys kasi ilan ng pasampas. Kahit kailangan niyang dumikit eh. Si Eman, ano yan eh? Kimi. Masisi siya eh. Slow siya kagad eh. Afford na makipagpalitan lalo kapag cooldown yung pack. Kailangan niya rin dito maging maingat, kailangan dun istansa. But now Omega securing the possession sa mismong... Papasukin niya ba sa blue? Hindi. Turtle. Level 5 si Demon Kato, level 4 si Ryzen guys. But Shapno, kukunin yung info, malalaman niya kung gano'n pa... Di sila nag-Kupran? Nakaban ba yung Kupran? Hindi ko na alam eh. Now, kahabol na ba sila? Nangalahat nila, Nats here going in. Uchan yan ang... Hindi matutuloy si Amethyst dito sa kanyang Billboard Manipulation na hindi na makakalapit. Bakit nag-ulti ka agad yun? Na sila sa kanilang pangarap na manakaw yung Turtle, pero a kill for Nats, hindi pa... Walang magagawa yan guys! Walang magagawa yun! No, na ikaw yung direct counter sa akin, nakahampasin mo ako. Kung dadagdakan mo ko sa mukha,
tatakan kita. Demon Kite and Nas. The tilt is real. Ang pwedeng manakaw ng Omega. Doon pang pucha sinalo. Na grabe yung pagbantay doon ni Chad. No, actually, they were trying to provide vision din na kung pwede nga manakaw, kaso dito nga ang naging countermeasures ng RSG, mas naging on point na yun. Yeah, mas naging on point na ngayon. Papasukin ulit yung Demon Kite guys sa red buff. Promise. Na makapag-dish out ng damage in a safe position. Kaya kahit si Demon Kite, galing, galing mag-cable din Demon Kite, eh, no? Gulti na. Malutong yung damage niya dahil sa mga ikot. Pero unti-unti na rin nakikita. Dini-delay, guys. Dito, no? Nakita na alam ba gawa dito si Ryzen? Nagamit yung real world manipulation yung RWS. Mumanga nga. Wala na. Ya, pwede niyan. Chaco. Nice. Bang, bang. Dito si Chaco, kaya hindi na muna si Light. Pero magta-transport siya muna, gusto niya mag-deal ng damage. Nahihirapan kay si Chakma, susuffocate siya sa loob ng jungle nila. Ang lalim niya sa loob ng jungle nila, guys. Promise. Maganda nga nang pinapakitari sa red team na nakakatamad sila sa aggressiveness ng RSG. Pero pansin mo pa rin talaga eh, same playstyle for RSG na lagi silang tumatawid doon sa other side, diba? Other side of the map. Pucha na yan, guys. Ala ka! Nakuha ni Ryzen guys, nakuha ni Ryzen. Yan 3 minutes na makapag-farm na siya sa mid. 4 minutes na pala. Pero 3 minutes pwede siya mag-farm sa mid eh. Oh! Uy, wow! Papa-eri ka talaga na parang gano'n. Na parang kailangan din ng Omega magbigay ng space. Dahil dikit-dikit sila dito, ang daming pwedeng mahuli ng RSG. Guys, ang lala. Ang lala. Sa ulo. Promise. Literal, kasi isipin mo, well, kapag si Renjo nahuli, ang lala. Wala na, binibigay ng lane turtle na suffocate na si Ryzen. Hindi na makaya nga si Ryzen, guys. Oh, wala magagawa yan, guys. Wala magagawa si Pofis dyan. Kahit mag-ulti si Renjo. Bang. Gusto nang umampas. But, balik lang muna. Yung side ng RSG, kuha muna tayo ng buff. Pwede natin, mag-chill lang muna tayo. Hindi muna tayo pwede mag-extend basta-basta. Pero yung Omega, pansin mo, nag-iipon na ng lakas eh. Nagsasama-sama na sila. Tawad si Kera. Kasi alam nila, oh my God. Rason. O magiging susi nila. For a possible. Oh my God! Kasi, pag nakaka-survive ang isang 1-1 tapos nakalipad na, parang hindi nakapigilan. Sinasakal sila. Hindi sila makagalaw dahil din sa Fanny. Ganun lang yun, ganun lang yun. Hinatatlin na nila. Pwede yan, pwede nilang gawin yan. Kaso, papasokin pa yun ng Fanny. Na magagawa ko, lasa ng pamigil si Chakmo lang eh. Kanina, nakikita natin si Demon Kite, hindi muna siya nag-engage. Ang ginagawa na, pinipeel off niya ang bottom lane turret kanina na labang sa Ryzen, pero guys, sinazone natin in a way, pero binibigan din yung kakayahan ng lane. Hindi makagalaw si Ryzen, guys. Na Rencho. Pwede nga pasukin yung Demon Kite yung ano eh. Well, to add it up, kasi hindi kayang mag-push ng Omega na yung disco na nanalo sa teamfight kasi si Kelra hindi pa ganun kaganda or hindi pa siya lang nakakuha. Kailangan lang na pa-itemin to si Kelly ka. Kaso dadaanan lang yun ang Pani, guys. Promise, dadaanan lang yun ang Pani. Si Eman. And also, they can utilize the aggression of Demon Kite para manalo sila sa teamfight. Actually, parehas naman sila eh. Kaso, well, actually, may advantage. Pucha niya, nakita mo super defensive nila, guys. Super defensive ng Omega. Ano mo, paano ko makakalabi? Paano ko makaka-take down ng turret kung sakaling hindi ka nanalo ng team fight? So, kailangan ko taga-manalo ng team fight. Ucha na yan, guys. Super defensive ng Omega. First time ko makita ang ganito ang Omega. I mean, super, super defensive. Parang takot silang lumabas sa mapa nila. Pwede naman sila mag-contest na mag-contest. Ang problema lang. Huli, patay na yan, guys. Katulad niyan, Guild of Light going in pero hindi itutuloy. Bang, putang ina, kalahating katilang Kimi, guys. Wala magagawa dyan si Ryzen, guys. Nakakapag-zone ang mga members. Real world manipulation, Shackro magiging target. Pero napakalahating dito ni Nats. Gusto niyang manabunod. And then, baba. Figure out. Nice. Buti, tumataba si Kelra, guys. May pag-asa pa yan. May ulti si Genshaw. Sorry. Ulit-ulitin na lang yung nagiging... Oh! Paptinod! Ang laking bagay actually ng Sandwich Clause dito sa side. Guys, kawawa yung Smart Omega, naawa ako. Group up ng mga members. Kasi pwede mo rin hulihin si Kelra kapag ano eh.
pagka-landing niya ng Sure ko, gusto na nitong bumawi ng trash talk ni Zap, hindi niya magawa eh. Kailangan ko na atang itigil, guys. And sabi nga ni OSX kanina, tigil ko na ba, Miles, yung trash talk? Tigil ko na ba yung trash talk kay Zap, no? Ha? Talay mo lang. Talay mo lang? Pucha na yan, guys. Week 2 pa lang yan, ha? Pucha na, yung demon king sumasayaw, oh. Ayan na. Hindi mahabol na Genshu, guys. Okay, hindi mahabol na Genshu. Ah, hindi mahabol na Genshu yan, guys. Yung papatayan ni Kelra, guys. Malabo pa sa balabo. Pero pang-counter kasi sa glue yan yun, si Kelly, ha? Yan o, doon. Boom. Wow. Charlie! Isa pa sa mga masasakit na ulo dito sa current composition ng RSG is si Eman. Again, meron siyang Genius One, Ice Queen One. Tiga sa ulo ni Pac. Bet at ginaban talaga yung Fanny. Pag wala kayong Fanny user, ban nyo na yan. Sure, makakahabol at makakahabol. Alam nyo may Fanny user yung ano eh, kalaban eh. Dahil talaga ibaban na yan, guys, like legit. Maduga yung hero na yan, guys, pag magaling, magunong yung gumagamit. Maduga talaga. Dapat kasi kinuha nila si King Jasro eh. Pagka may funny user sila eh. Nag-change name si King Jasro ng ano eh, no? Mukuha ni Lord! Nakuha! Kapat! Kapat! Panalo na! Smart Omega! Tiwala kay Kelra, guys! Mamaya magtatanggal na yan ng damit. Kailangan sa bayan sa lima sa Omega. Pinagpapawisan kahit may aircon ng Omega ay lumalapit na rin sa bahagya ng RSG. So ang nagkamot sa hindi bate. Nasa Loma. Basta sama-sama kung nakita natin dito si Ryzen. Sama-sama na sila. Ito na yan, guys. Aggressive na sila. Lumulutang na sila sa mapa. May sabi nila, lamang na tayo dito, friends. Friends and family. Sumisigaw na dyan sa Zakno. Yeah! Yeah! Tayo na, dogs! Ang pagbawi ng inape! Tapos biglang nakambak. Ah! Yan na! Yan na! Ayan na! Ang lupit na nga, gupit! Yan na, bumalik na momentum ng Smart Omega, guys. Bumalik ng momentum ng Smart Omega. Kaso ang kapalit nito ay yung mismong Kore sa bandang gitna. Omega, unti-unti na bumabangon. Nalalaman na natin na ito talaga eh. Ito na yun eh. Nakikita ko na to, guys eh. Nakikita ko na to, promise. Nakikita ko na to. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik. You do not capitalize yung strength na the MSC champs, kalapit na si Ryzen, the Sea Slayer, lahat ng HP ng mga members ng RSG, kahit sino pa, the Sea Slayer, guys, promise. And also with the follow up dito ni Chapno, yung kanyang I'm offended pati yung magpo-post na yun si Zabno, baka nga sa Facebook kill, kanyang don't unwolf team, nahihirapan ngayon yung RSG na pumasok. So ang choice ng RSG ngayon is tumakbo. Pag tumatakbo naman ngayon ang RSG, lagi siya yung hinahabol ngayon ni Renzo. Tignan nga natin, guys, kung nag-status na si Zapno. Last status ni Zapno, guys. Last status ni Zapno. 6 days ago! Oh my! Wala, bigla siyang offline. Pero pansin natin eh, no OSX. Makakapag-status ka din, Zap. Yung Omega. Billy Boy! Ngayon, mas pinasikip nila yung mapag-status na din si Billy, guys, sa wakas. Kahit na, hindi na siya basta-basta nakakapag-unlicate kasi meron na nakakahuli sa kami. Yeah. Ngayon, possibly, kumikita natin. Pero ba't lamang pa din RSG sa gold?
how to counter the magic damage of RSG. The only way to get that set and sustain is kailangan mo lang talaga hirapan or i-absorb muna ng konti ito ang damage ng RSG. Noon na scaling pa to si Aqua. Bakit naman pa din yung RSG sa gold? And sa naipong stacks ng isang Cecilio na to with this mana, I believe... Ayan na, buk mo chakak na yung blue. Pag walang blue si Demon Kite. Sumasakit siya. Kaso if ever, Omega ngayon has the enough defensive items to get that perfect set, pwede na lang ituloy ang type na to. GG well played. Game it is for both teams. Pag nakambak to, sabihin na sayang yun na yun tuloy. May kaya nila to guys, legit, like legit. Ang taba ni Kelra. The 13 minute mark na tayo, pero pansin mo si... Mataba yung ano nila, yung si Ryzen. Ganda lang farm ni Ryzen. Ganda farm ni Ryzen. Hahabol na siya dahil nga siya yung meron. Level 15, so ano. Alam niya na pre, hindi mo pa kailangan magmadali. Kailangan nilang mag-crowd control. Ganda yung ginagawa ni Chakno dun sa Bunny. Basically, okay nga yung ginagawa ni Chakno eh. Umabalik na yung gameplay ni Chakno guys. Ala ka! Hook! Ah! Di pumasok! Napagamit na sila ng conceal, pwedeng yun na yung maging disadvantage nila kasi wala na silang surprise factor if yes. Ever man na gusto nilang mag-push in. Feeling ko hindi mag-push in. Boop! But damage, oh my. Eman, yung range na na. Now, nakamiss na yung shop to. If we will check one more time yung items mamaya and on this time or time of the game, TDC, medyo masakit na talaga ito. Ito na, items na nga. Yes, may kita natin dito. And Holy Crystal. Ay, ulti ulit! And the glowing one. Niyan! Dito kay Eman, dahil kita natin na almost... Ay, hindi, 15 second, ano, 15 second cooldown na pala. Bawas kagad sa isang maximum charge. And you need to be wary of that kasi pansin natin na kapag may na-feel na isang members ng OMG, hindi kompleto yung magiging... May ulti na naman! Since... Pang, pucha, nanuwi na naman si Kelra, guys! Papunta siya! Guys, ay tayo kanina, papunta siya dito. Balik siya dito eh! Nga, oh! Kalahati! Kalaban mong kini na tinatapunan lang tayo ng missile, ganon kasakit yung nararamdaman mo. Pero for Kelra... Ulti ulit guys, 15 second nga! Boom! Boom! Ang sakit ko! Dito na si Demon kahit try... Patay si Kelra guys! Uy, gago, Genshu, gago, lalim mo dyan, idol. Gameplay na to ng ano, guys. Naglalagaw na dito sa gameplay na exit, oh. Dito sila magaling, eh. Dito sila magaling. Dito sila magaling, guys. Dito sila magaling, promise. Dito sila magaling. Boom. Putang ina, dito sila magaling. Yan, oh. Bang! Patay si Kelga! Sabog! Ulit! Guys! Dito sila magaling magpatalo! Ryzen! Gago ka! Ucha! Ayan guys! Walang status! RSG with a Lord Knight missile na naman. Amethyst is the only one alive. May minion sila. May ulti, may ulti, may ulti. Bang, bang, bang. Bang, nagagumista ka. Meron silang isang cannon sa gitna. Sapat nga ba to? Let's tapos na yan. RSG. Raiders, kailangan nyo magsama-sama. Tapos na yan. 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 Sayang! So we are behind the game. Hold up. Okay, may nakakapag-apag sila. Guys, ano nangyayang si Smart Omega? Ako na-stress eh. Ako na-stress eh. Ano yun? Ba't ito pinipinil nila yung Pobio sa Pani? Dahil binaban nila yung Pani. Ma-pride eh. Kahit ang game man, kala nila makakaandar ng Moscow. Ucha na yan, guys! Natalo kasi nila si MP, nakapani si MP, tas ay nakamaskob sila. Nakapani si MP? Oo, sa RG. MP na rin. Hindi naman marunong magpani. Hindi naman marunong magpani yan eh. Respect, man! Yeah. Ikaw nga, binaban mo yun kay Demon Kitty, no? White scene, no? White kanina. Oo, oh, diba? Sa risk yun. At saka tol, wala silang baka may strategy. Maskob nga daw. 30. Nanakap daw. Nanakap. Nanakbak pala. Saat pinasok na. Si King Joshua, nag-umamin sa akin si King Joshua eh. Kasi daw, ano yung pagka kinuwash, pinanggal din daw siya ni Zap. Long. May funny user na ayun, no? Ayun. Ucha, man. Paano pag ganyan, paano yung
Sub kagad. Kamong nagkakalala. Hindi guys, promise. Ano tingin mo? Smart Omega. Tingin ko, ang pinakamagandang dapat nila gawin dyan. Tanggalin na lang nila si Papi. Let's up the play, no? Let's up. Tingin ko, let's up the play, eh. Let's up the play. Ano na Ranger na niya. Hindi gago. Ano mo, pani niya. Tingin ko, pani niya. Hindi na-expect yun ng mga tao, eh. Gusion. Mag-gusion siya ulit. Gusion. Tang ina, guys. Promise. Naaawa ako kay sa Smart Omega. Wala pa silang panalo. Nagagawa sila ng brand, eh. Hindi ko alam kung ano. Sa brand mo? Hindi. Pero okay yung drop ng brand. Nakita mo na pa mo. Okay yung drop. Hindi ma-execute. Yung player hindi okay. Oo. Yung payong ni Pew, hindi tumatama sa ano. Puro ano nga lang si Pew eh. Kags. Kags nga. Kaya nung week 1. Oo. Ay na malala eh. Like, sa Smart Omega naman, pag nag-de-develop sila ng meta. Meta na. Meta na. Wala silang baon, guys. Like, Moscow. Moscow. Okay lang yun, pagbet. Bawin na lang sa season 10. Lala, guys. Like, ay, kalaban ako next shoot. Oh, on-site. Ay, on-site nga pala. Kalaban rin sila. Ay, gago. Baka doon naman yung bumuelto yun, no? Baka yun talaga yung nita yung pagbet. Oo, oh, baka doon. Doon sa ating gawa ng momentum. Oo. Feel ko din eh. Feel ko sabi niya, ah. Hindi namin ilalabas yung pick. Okay lang na matalo kami sa week 1, week 2. Sa week 3 na kami magsisimula. Basically, start ng MPL week 3. Victory parang warm up down daw nila. Oh, warm up, pampainit. Si Kelro nagtatagal na doon kahit naka-aircon eh. Nagpapawis sa si Kelro kahit naka-aircon. Siya, ganun talagang kate sa hindi makate. Pero yun nga guys, like sa akin talaga. Tingin ko wag na muna sila mag-explore. Pogus doon sa pani. Hindi na maabot yun. Hindi maabot ng photos. Pag titre baka pa, dadalig sa kao eh. Kanina, nangyari yun eh. Nangyari nga kanina. May beat lang siya dun. Inabol niya, may kini pa. Baka gumana sa screen. Tapos yung kalaban niya na buong nagtani. Nag-i-cable lang sa harap nila kaya nung tatamaan. Di maabot, di maabot. Nasa sarap na demon kit ka. Ah, cable na. Si Zap na lang papaano dito. Hindi ko ay Zap na lang. 64 tables. Hanggang base. Si Pew! Nagpapani! Tingin ko guys, tingin ko Smart Omega, ano? Benta na nalang nila yung slot sa amin. Tingin ko gusto ka bumili din sa amin na yung slot, ha? Say for niya. You're the man! Diba ka, Billy Boy? De, pero sa tingin ko guys. Kaya pa mabawi yan? Oo, oh, kaya pa yan, masyado pang maagi. Zap, wag mo muna tignan yung Facebook namin. Oy, please. Mama depressed. Oh, ikaw, tiyatrashtok mo si Pacbets. Ikaw, tiyatrashtok si Kenra. Ako, tiyatrashtok mo sa Pacbets. Oo, tiyan. Ayan, guys. Talagang hindi ka magbubukas ng Facebook. Mapapatulog ka ng maaga. Yung pag ano yun? Ayun, yan, parang IG boy ka muna. Nahirap din matulog pag tala eh. Oo, tutulala ka eh. Saan ba nagtulog? Tutulala ka lang eh. Si Pacbets eh, masan ba nagtulog sa Moscow? May laptop na siya ngayon eh. Oo, eh. Nasa last season pa yun eh. Pagbukas mo eh, no? Kaya naglalagawad yung cursor na mouse, tinititigan. Hindi guys, respeto pa din sa kanila. Wala ang Smart Omega, wala kaming free 3 points. Walang top 8 ngayon kung wala ang Smart Omega. Oh, di tayo makapag-playoffs kung wala ang Omega. Oo. So think, grateful pa din kami sa Smart Omega. Okay. De, pero guys, kailangan talaga nilang baguhin yung strategy nila. Like real talk. No? Ayusin nila. Kahit ano eh, papalag siya dyan kahit makabalik ako. Siya aming susunod na yun. Pero okay na yung galawan kanini. Nag-ulti sa turtle, pinatay. Kaya ba ang pa? Ma-pride kasi si Bobbit eh. So drop. Oh, hindi ka naman na pali. Ma-pride, man. Kaya yan! Binigyan na ng pali ang first game. Gusto? Dito, chamba yung cable. Second game. Pagkatalo. Oh, nga na. Next time. Banda lang natin yan. Banda lang natin yan. Kailangan ibaba nila yung ego. Like, respetuhin nila yung player. Kami nga, hindi na meron ko nagpapanin si Kibir, ano? Oo, hindi na meron ko nagpapanin si Kibir, pero binagpapanin ko. Dito, pinakamadugang hero yun ngayon. Like legit. Legit, para sa akin. Yung buff niya, maduga. Maduga. Eh, sa bagay ngayon, yung mga pro player, dahil kay Wise, natuto sa fighter, ano? Pag pinagawak mo ng pani, ano to? Now, si H2. Mga magagaling mag-assassin yung mga dating player. Oh, si KilBJ, din na pinapanin. Ano yun? Pani user yun? Si Kel BJ! Nilimpanin pa kasi atang meto, season 1 para season 2. Season 1. Nilaro ni Ana yun, ni Kyrie. Oo, pali sa blacklist din yata. Okay, tinuray niya. Sa Onyx nung last season, saan siya. Ay, kailangan talaga nilang ayusin, guys. Like, legit. Para sa akin, kailangan nilang ayusin yung mga bagay-bagay
na nagaganap sa bootcamp nila, pag-usapan nila. Kasi sa totoo lang, sila napapalit sabi sa MCL. Brad, last season, top 8 ata, di ba? Oo, back to back na yun. Back to back na. Oh, di ba? Oh, ayaw nyo not, naka-M2 naman kayo, may back to MCL. Di ba? Sayang yung, sayang din ako sa B-Wise eh. Kung nandun pa sila kaya lang mag-tweepit eh. Di na lang, wala na maka-break na record na yun, tweepit. I think Michael Jordan na yun. Nahirap na yun. Nahirap na yun. Okay, three, pero yung nakatatlong champion. Si Ola gusto pa di gigi. Dahil sinabi mo kay Pac-Man pag nag-gigi. Dahil tamo? Nerd. Yung nilabas nilang advanced server, tapos yung nilabas nila ngayon, iba sa sinabi nila. Ah, diba? Sabi siya, nagulat nga din ako eh. Kasi yung gigi na nilabas nila, ay ano, gigi gusto niya? Hindi yung ano, diba, nabak si gigi. Ang sinabi ng Monton, times 2 yung damage, tataas yung damage. Pero ang nung nilabas nila, 60% lang yung in-increase, tapos bumaba pa yung magic power. Tapos yung first kill, ang tagal ng cooldown. 8 seconds. Bulok eh. Scam nga yung sinabi. Oo. Yan, hindi ako nagpe-base dun eh. Kaya chine-check ko yung mga potential update sa official server. Malay mo, ano? Makita ni Pac-Man. Pidigil. Hindi. Padigil si Chaco. Lalabas natin Mina sa week 3. Ikaw lalago. O ano, pag kayo, oh, si Pac-Man maglalago, tapos ikaw maglalago. Wala, ah, hindi pa nanalo sa akin yun kahit nung naglalaro pa ako. Ooooooh! So that is it guys, kailangan talaga ayusin ng Smart Omega yung ano nila. Lahat, basically lahat. Si KLPG magunong magpani, hindi nila pinapapani. Unexpected din, isipin mo, oh, talo na kayo. Tapos pagkalaban nyo na kami biglang, si KLPG nagpani, boom, unexpected, natuto pa kayo. Hindi nga, kaya magpapansa nila eh, no? Yung best na zero to, ano, one foot, nanangisa. Parang yung friend. No-ban strategy. No-ban strategy kami sa inyo, guys. Hindi namin kasi alam. Hindi na nila ba si zero to na boss di. Pang bet, sabihin mo sa akin, kung ano yung comfort niyo, kasi hindi kayo namin. Hindi, huwag tayo mag-ban. Hindi naman natin alam kung ano yung kasi sila mga kasi. Atisin, guys.